as an actor, a lot. Because when you're with direct Kathy, you learn a lot, like different ways na pagiya, different ways to handle situations. And direct Kathy is very particular when it comes to a certain facial expression or an emotion that she wants, and she doesn't like it all the same all the time. So I learned how to be versatile and learned how to open up more, because before I had like a really hard time, especially kapag dramatic scenes, like I would close myself, but now it's easier for me to open up. And as a person naman, I learned to be more thankful siguro, because I've been waiting for this break for a long time and I finally got it without expecting it to be this big, and it was really hard taking care of her, so. You take her when, kay Direk Kathy una sa lahat. It was one of the best learning experiences para sa akin. Kasi hindi siya yung typical director. Una ko na ano yun is nung nagsistart kami. Tapos, okay, cut! Anak! Tama naman ginagawa mo, pero ibahin natin. Parang tama naman yung reason ng si iba yun. Hindi pa nahihina. So parang feeling mo, parang okay, medyo hindi ka sanay kasi hindi ka komportable dun sa pinapagawa ni Ricardo. Like, example, may sanay na sa mga buto, tapos umiyak ako. Habang less drama. Tapos cut! Iyak! Drama, sobra. Cut! Ako na feel ko yung eksena eh, kasi sabi, isa pa lang. Kasi, try mo, huwag gawin yun. Beginning mo yun. Mag-smile ka. Tapos yung sabi. Pero kasi drama na yung lights, dinadrama mo ba, mas masakit kapag sinasabi mo, pero yung trying, kita ka na, hindi ka, you're trying not to cry. Mas masakit yun, mas nakakaliyan. So, okay, so, nung ginagawa ko, medyo, hindi ka sanay kasi pa-smile ka. Parang iba. Pero pag pinanood mo sa TV, ang ganda. Something different na yung kasi sanay ka sa mga directors na you say, okay, drama to. Yung scene to. Ngayon, iba. So how she takes this a different way. It's more for technique. It's direct Kathy. Ano ba yung mga rom-com moments, mga... Doon siya, ano pa gali direct Kathy, mga tingin ka na. Konting gano'n lang, yung scene na yung kayo ko lang sinasabi, tingin lang. Kaya gano'n lang, mga direct Kathy moments. Yan yung malapit. It's appreciate of the little things. But from first with the show, first with the family ko kasi kasama. So coming here, but we were super far from them. So it's also nice to be isolated in a way. Na medyo malayo sa kanila para alam mo yung ma-feel mo na ay, maawa na yung miss ko rin sila. Alam yung gano'n, kailangan mo yung gano'n ka rin minsan. You have to be alone, parang alone time. As a person, usually, it's through the character, kung sino character na pinaplay mo. Sa journey ng character mo, feel mo naman kung sino si Sandy, kung si Sander. Mga pinagdadaan niya sa lahat ng learnings na natutunan throughout his journey as his character. From start na medyo bad boy na hindi mo itindihan agad naging babayin. From, in a way, parang you get to learn sabay with the kwento and how you act. Kasi, syempre, when you act something, it's totoo, di ba? Yung feeling mo, when you act. So, in a way, as Sander, I get to learn stuff as well throughout the course of the show. So, sa pagiging Sander, pag may natutunan si Sander, change of heart ni Sander, ganun, stuff na yung pinagbadaan, mga pagsubok na nalampasan niya, parang, okay, you learn from it. Kasi, they base it from true to life basis naman din. So, yung mga ways na ganun, okay. Makes you think then after. So, yun, yeah. So, the show itself makes us, the journey ng show also helps us as a person. So, parang sumasabay ka mo sa journey. Yeah. Di naman po. I think it's because of Forevermore, the story there, Kathy, because they made Agnes a person that is so lovable that even the people fell in love with her. And I think that's why it really helped my career, because people fell in love with Agnes, and whenever they see me, they're reminded of Agnes. And what else? Starting sa Forevermore, I was kind of a nobody, and being partnered with someone as big as him,
yeah, it helped me a lot. Syempre, people who support him kind of started supporting me also because of the team up. I just want to thank everybody who has been supporting Forevermore. Simula nung nagsimula pa lang hanggang ngayon, and sana sa last 2 weeks supportan niyo po. And gusto lang namin na malaman niyo na sobrang thankful po kami kasi we never expected it to be this big or this influential on you guys. And thank you very much for all the effort, for tweeting, for posting on Instagram, for visiting us here in Baguio and sa taping namin kahit nung nasa Manila kami. Thank you very much po. Ayun, salamat din po. Kasi nung una, sobrang laking pressure po sa amin to. I mean, hindi kami ng magandang time slot kay Direk Cathy. First time namin na magkakatrabaho with each other. Sorry, malamig. Ayun lang, parang we just really wanted to give them what you trust na binigay din nila sa amin back. Tsaka, habang nagtitape kasi kami dito, may sariling mundo kami dito, di namin alam kung ano nangyayari kung ano reaction natin sa Manila. So, nagulat na lang kami nung parang sinasabi nila, uy, lakas natin. Sabi talaga. Kasi wala kami alam, nagsishoot na kami dito. May sariling mundo kami dito, nagsaya lang kami, wala kami yung pakialam. Hindi kami, seryoso. Nagulat na lang kami na lumalabas sa TV Patrol, tapos biglang dumadami na yung tao, parang wow. Doon namin na feel like, oh, ano? Kasi syempre isolated kami dito. So yun po, masaya. Sobrang unexpected. At hindi nyo alam kung gano'n yun na... Hindi naman alam kung paano... Oo, oh, hindi naman alam actually na sinasabi ng tao kahit sa TFC daw na sobrang lakas daw sa TFC. Sobrang lakas na kami, hindi namin alam. We don't really know the big picture pero sabi po nila it's really good naman. So maraming salamat po. You are just a dream that I once knew. Never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're wrong.